Ito yung bulgan o pahab. At saka ito naman yung mga gat ang tawag dito sa kapis. Kung paano pinapalaki at pinapataba ito, panoorin nyo. Good day mga kabitses, andito tayo ngayon sa Basyao Port upang pumunta sa isang palaisdaan na nagkukulture ng apahap o yung bulgan at saka yung mga gat. Itong Basyao Port ay matatagpuan sa Basyao Ibisan Capiz kung saan dito rin yung bagsakan ng mga iba't ibang klase ng isda galing sa fish cages o yung iba ay galing sa laot na nakukuha ng ating mga mangisda. Tuwing umaga, maraming isda sa lugar na to, kaya marami ding mga namimili ang pupunta dito upang mamili ng maramihang isda para dadalhin din sa iba't ibang parte ng Capiz para i-market nila. Sa aming pag-ikot-ikot, nakita kami ng mga isda tulad ng dilis at isang klase ng dilis na tawag dito sa Capiz ay silag. Yung iba ay nagre-ready na rin para mangisda sa laot, kaya nakita rin kami ng isang klase ng pangisda na gumagamit ng lambat. So ito yung lambat nila, ang tawag nila dito ay likos. Karamihan na isda na nahuli dito ay yung maramihan o yung school of fish tulad ng manamsi o yung sardines na tamban at saka yung mga hasa-hasa. Ang lambat na to, ang tawag dito ay anod or pamo. Isang uri din ng pangisda na gumagamit ng tela na lambat at ito ay paanod-anod lang habang sinusundan ng mga isda. Ang anod ay isang hiligaynon term na ang ibig sabihin na sumusunod sa agos ng tubig. So kung saan yung agos, doon din papunta yung direksyon ng lambat na yon. Ang pinunta natin dito ngayon mga kabitses ay upang samahan si Sir Idril Umitin, isang ama at mangisda na bumubuhay din ng iba't ibang klaseng isda o nagpapatining sa kanilang fish cages. Siya ay isang luma din na taga Basyao, Ibisan, Capiz. Katabi nitong Basyao ay ang barangay Kabugao na sakop din ng Ibisan, Capiz. Kung saan makikita natin yung mga iba't ibang uri ng pagkukulture ng isda at saka seafoods tulad ng bangus, tahong at saka talaba. So dito makikita yung mga matataba na talaba at mga tahong lalo na kapag season tulad nitong buwan na to. At dito nakuhanan din natin ng video si Doki. Hindi ito may isda pero tirador ng isda. Joke lang. So sasakay tayo sa bangka ni Sir Idril papunta doon sa fish cage nila ng mga more or less 5 minutes na biyahe papunta doon. So yun mga kabitse, sumama tayo ngayon kay Sir Idril Umitin, yung nagdadrive ng bangka. Ayan, pupunta tayo ngayon sa fish cage nila. So panibagong adventure to, hindi siya normal na nakikita natin sa laot. Ito nakikita natin doon sa mga cages nila. So abangan natin mga kabitses, panoorin nyo. Oops, may nakalimutan pala tayo mga kabitses. So shout out pala sa mga subscribers namin na walang sawa na mag-comment at mag-share ng aming mga videos. Yung mga nakausli ng mga kawayan, yan yung culture or kultura ng mga talaba at saka mga tahong. Sa previous episodes natin, pinakita natin yung pag-harvest ng tahong at saka pag-harvest din natin ng talaba. Yung maliit na isla na yan, ang tawag dyan ay Malacca Islet na nasasakupan din ng Ibisan, Capiz.
Pagkalipas ng ilang minuto, narating na rin namin ang fish case na pamamayari nila Sir Idril at ng kanyang pamilya. Tanan may sulod ni Sir, nga kuno. Eh mga kabitses, si Sir Idril Umitin, isa sa mga followers natin sa Kabis Bitses. Papasalamat tayo dahil nga inalaw tayo na mag shoot. Pagdating namin, adat na namin si Nanay Melanie, yung nanay ni Sir Idril, na nagpapakain ng mga fingerlings na bagong bili nila ng mga similya ng isdang mangagat or yung mangrove. So mga kabitses, andito na tayo ngayon sa fish cage nila Sir Idril. Yan si mama niya saka si tatay niya, yung father niya. So inalaw tayo na mag-shoot dito simula sa yung maliliit pa, yung fingerlings. So puntahan natin si nanay, lalapit tayo doon. Titingnan natin kung gaano kaliliit yung similya na nagsisimula sa pagbuhay nila hanggang sa paglaki. Hindi, so, na sige lang o na. Muna sa sir, magpakaon ka muna. So yun mga kabitses, maliliit pa. Yung pinapakain nila ay... Muna sa sir, nang dinurog na umbuli na. Muna sa sir, dilis. Dinurog na dilis, yun yung pinapakain nila sa mga fingerlings. So actually, hindi natin makikita. I-submerge natin yung camera para makita nyo kung gaano sila kaliliit. So sinisimula nila ang pagpapalaki nito sa similya na ganito kaliliit. Yung makikita nyo na malaking isda na humaharap sa kamera, ang tawag dito sa amin yan ay puyo sa lawot. Meron ding ibang klaseng isda na nilalagay nila sa loob para maglinis ng lambat tulad nitong samaral or danggit. So sila ay nagsisilbing janitor para tanggalin or kainin yung mga lumot-lumot na kumakapit sa lambat. Eh mga kabitses, si Tata Edgardo nagre-ready na para magpakain ng mga bulgan at saka mangagat. Ano yung mangagat sa Tagalog? Maya-maya? Basta mangagat. Ayan mga kabitses. So mamaya, mga 10 minutes from now, papakita namin sa inyo yung pag-feeding. Ayan. Ayan, tingnan natin. Ayan. Yan yung isda na ang tawag sa amin dito, bulgan. Anong tawag nito sa Tagalog mga kabitses? Kung alam nyo yung tawag nito sa Tagalog, paki-comment na lang sa comment section. Mara sila. Oo, salungsong tawag ko siya. Ito salungsong. Mara sila. Na, tag 6 pesos sila sir. Ang isa. 6 pesos. Ang isa. Tagpilala. 6? 6 pesos ka sa isa. Oh. Ano na, bala sir, sa 1 year ni mo nga alaga. 6 pesos, tapos pa kano? Sinimula ng pakainin ni Tata Edgardo yung mga adult na ng mga isdang mangagat at saka yung bulgan. So yung pinapakain nila ay isdang sapsap or maliliit na sapsap na nakukuha din doon sa palaisdaan na itong tawagin ay arong. So yung arong, meron din tayong vlog doon sa mga previous episodes natin. Itong mga adult na mga mangagat ay nagre-range na ng 500 to 700 grams na pinalaki nila sa loob ng 9 to 10 months. So imagine mga kabitses, 10 buwan nilang pinapalaki ito simula doon sa mga fingerlings na pinakita natin kanina. So silipin natin mga kabitses sa ilalim kung ano yung itsura ng mangagat or yung mangrove snapper. Actually, pamilya din ito ng maya-maya sa mga red snapper. Pero ito yung kulay niya, medyo mapula-pula na medyo maroon yung kulay. So yan siya mga kabitses. Yung isang timba ng sapsap na pinapakain nila sa kanilang mangagat ay tig 130 to 180 pesos yung isang timba, yung presyo.
So kung araw-araw, dalawang beses nila pinapakain ito at nakakasampung timba sila sa isang araw na papapakain. So kung imagine niyo sa buong 8 buwan or 10 buwan, magkano yung gagastusin nila? Tagutong, yan o, oh, yan. Tawag dito sa Basyao o dito sa Ibisan ay pinya-pinya. Pinya-pinya na tawag. Yan. Yun, nakikita. So, Kabugao Bay. Yun doon sa kabila, yung port na yun, nakikita nyo, yun ang galing tayo doon sa Basyao Port. Yan, itong isla na to, ito yung Malacca. Yan. So, bakit masarap yung mga gat dito sa Capiz, mga kabitsis? Dahil nga yung tubig namin dito ay halo siya sa tabang, may halong tabang. Ang tawag dyan ay brackish water. Kaya masasarap yung mga seafood dito, hindi lang isda, pati yung mga talaba, tahong. Yan, dito yung matataba sa area na to, dito yung mga matataba na tahong. Kabugao. Napakol ni. As napakol kina culture man gali. Ay kita mo sir kwan. Aga sulod na niya. Kapanginaon. May palang na dominio. Kakaon kasi ni. Ang pakol lo kina sugba na kag. Di ba? Katag siya. Ay basi inyo man na yan. Ay ah. Oy manan mo sir kina. Yan pakol mga kabitses. Bo pasok lang dito yan ang kusa. Lalo yan. Yan yan to. Pakol sa ibang klase ng pakol no. Yung sa kusa ko. Yan yung bulkano sa lungsong. Minilang ko kadagko kasi tapos din sa kadalagko. Oo. Tapos ginasaylo na lang dasong kay kanugon man. Ang ibang ginakaboy lang kay kung pagustuhan mo dumudamo ug sahi. Ay kaunon man ila inyo nga sabo din oh. Away sa kaon niya. So yan, yan. Yan mga kabitses, si Sir Idril ay masugid na follower natin sa Capiz Beaches. Lagi to siya nagko-comment, nagsi-share vlogs natin. Yan. Si Ma'am, ano kanin mo alam, Ma'am? Idrilin, no? Yan, si Ma'am Idrilin. Meron pang danggit or mamalad. Mas nilupot. Yan. Ano ito? Pag na-sizing na sinang ang mga tigmini ng halag ko o sa dalong, sinadari nila ko sila ng sinang. Tapos pag change na yan, para kasulod, isang na lang siya. Diba? Diba? Salamat. Diba? Hipon, kabuli nang kinakuan pa. Nagat ko. Ito, grabe oh. Mga kabitses, binigyan tayo ni tatay bakol ng pang ihaw. Ano to, ihaw tula. Yan, maraming maraming salamat. Yan. Basta mabait ka talaga, binibigyan ka ni Lord. Yan, so, awa ng Diyos, kahit pandemic, may pinagkikitaan sila dito. Hindi sila masyadong nagugutom. Alam niyo yung problema dito mga kabitses, bigas lang. Ano ang pure nga pakol? Yan yung tunay na pakol. Yung nakita niyo sa vlog 069 natin mga kabitses, yung malaki, mga 2 kilo yon na pakol nakuha natin doon sa Sapatos Island. Ngayon may maliliit dito, dito naman tayo sa Kabugao, Barangay Kabugao. So yan mga kabitses, binigyan tayo ni tatay. Maraming salamat. Palakpaka naman dyan mga kabitses. Si Sir Idril mga kabitses, hindi lang siya nagkukulture o nagpapalaki ng mga isda. Nangisda rin siya sa laot. May mga palubog din siya yung panguha ng alimasag. Agligad kung puros talahong ginakuha naman ito, ginabreeding. Ibutang na tayo sa usok. Ibutang mo sa lambat, bala sir. May mga... Ito isa lang ako tapos iyan mo. Gadalagko man sila. Gadalagko sa gaguluwa man lang sa dason. Ariw, oraw, gagbay. Na, mga mina. Ano si Milya na tao. Alam niya na kung bakit may presyo yung mga gat na isda.
buhay mo. Kasi pinapakain talaga siya ng sadya. So binibili rin nila yung mga pinifeeding nila ng mga sapsap na maliliit, binibili din nila yung mga kabitses. More or less 100 pesos per gantang or ganta. So yan, imagine papakain sila ng 100 pesos umaga at sa kahapon, isang butas lang yan. So ibig sabihin 200 per butas per day. So ilang butas to? So kailangan mo talaga ng tamang puhunan at saka medyo kailangan may pera ka talaga para bumuhay nitong maestro. So yung isang butas mga kabitses, 12 metros yung nilalaan nila na lambat at kalahati, 12 at kalahati yung isang butas. So imagine kung mga 10 butas to times 12.5. So yan yung puhunan nila sa lambat pa lang. Hindi pa kasama yung kawayan at saka yung mga galon na mga floater. So kailangan talaga ng saktong puhunan. Sawa mamalad. Ay mga kabitses, yung nahuli natin noong nakaraan, mamalad or samaral sa Tagalog ang tawag dito. Yan, samaral. Pamilya din ang danggit to. Kaso ito lumalaki hanggang may isang kilo. Yan, masarap to sa kamatis. Yan, tinula. Yan. So pumapasok din dito yan sa mga ano nila, sa mga net. O nilalagay nila. Yan, hanggang sa lumaki. So nakikita niyo mga kabitses yung pagkakaiba ng danggit saka yung samaral. Yan. So kakaiba yung kulay. Medyo pula yung samaral, yung danggit na medyo mamamali. So mga kabitses, naghahanap si tatay ng similya ng Magellan kasi nga yung binubuhay nila dito ay lapu-lapu. So maliban dun sa nakita nyo kanina, actually hindi sila nagbreed ng lapu-lapu ngayon kasi hindi siya ganun kadami yung similya. So yung binuhay nila sa mga kids nila ay yung bulgan saka yung mga net. Tinatransfer nila to from one net to another net. Bakit? Kasi yung lambat ay napupuno ng lumot. So pag napupuno siya ng lumot, ibig sabihin may tendency na may marupok o maging na baka masira na. So yung every month kailangan nila ilipat from one net or one butas to another butas. So yun yung ginagawa ni Sir Idril ngayon. Tapos ang gagawin nila sa lambat, lilinisin naman nila, ibibilad sa araw, tapos ibababa doon sa tubig para matanggal yung mga lumot. Ayan, kasi pag masyado nang kinapitan ng lumot yung lambat, eh hindi na siya efficient saka masyado nang mabigat. Pag Sunday, yun yung ano nila, yun yung paglilipat nila ng mga isda or nilipat nila yung malalaki, sineseparate nila doon sa maliliit. Ayan, so timing na timing yung pagpunta natin, pasalamat tayo sa family ni Sir Idril na pinayagan tayo mag-shoot dito tapos binigyan pa tayo ng isda. So yan mga kabitses, kaya nila nililipat saka tinataas o rinangat yung lambat. Pag tumagal-tagal kasi yan, natutubuan na ng mga talaba o mga tahong saka mga lumot. Yan, so kailangan talagang iangat talaga yung lambat tapos palilinisin saka ibalik ulit sa tubig. So yan pa mga kabitses, may bonus pa tayo na tahong talaba. Tahong saka talaba lalaki. Grabe. Namig ba na sir? Yun mga kabitses, ang laki. Talagang malaki na tahong to, jumbo. Yan, saka mga talaba. Yung mga talaba, alam mong matataba talaga kasi malalapad, saka bilog, saka malalalim yung shell niya. So pag diabi na muno. Ilan na kabeses yung gibanan eh. Ah, pero ang sabor si ni sir, ambalan ka, kakaiba. Kinalain gid yan oh. As in, amo na ding nga sinunoy, pero may kakuha kay lain gid yan ami, gid yan sabor. Ah, tuloy as in mo. Tawo mo talaba. Talaba. Siyempre ang tubig na daan wala sa guest day at low everyday gid sayo mo every hour o ka ano gid sayo gid namami gid ang sabor. So mga kabitses, ito yung kwentong fish cage natin. Sana nakabulot kayo ng aral. Saka shout out kay Sir Idril, yan makikita niyo sa YouTube. Yan, papasalamat tayo na inalaw tayo na mag-shoot dito mga kabitses. So hanggang sa muli, saka sa susunod natin ng mga vlogs at adventures. Bye-bye!